Dumating si Kristo sa lupa upang ganapin ang kautusan, February 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Mateo Kabanata 5, Talata 17. Pinili ng Diyos ang Israel bilang sisidlan ng walang kasinghalagang kayamanan na katotohanan para sa lahat ng mga bansa, at ibinigay niya sa kanila ang kanyang kautusan bilang pamantayan ng karakter na kailangan nilang pagyamanin sa harap ng sanlibutan, sa harap ng mga anghel, at sa harap ng mga hindi nagkasalang sanlibutan. Dahil sa pagsuway at kawalan ng katapatan sa Diyos, nagkaroon ng karakter ang piniling bayan na kabaligtad sa karakter na ninanasan ng Diyos na kanilang paglinangin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Inalagay nila ang kanilang sariling anyo at lagda sa katotohanan na iniaalis ito sa kapangyarihan ng Diyos. Inililibing ang batas ng Diyos sa ilalim ng mga maliliit na pangangailangan na mga kaanyuang panlabas, gaya ng madalas na paghuhugas ng mga kamay bago kumain at ng paghuhugas ng mga banga at kopa. Hinihingi ang mga ikapu para sa mga simpleng mga pananim sa halaman. Sa mga nagpapalaki sa mga maliliit na mga bagay na ito, sinabi ni Kristo, "Dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba." Sa gitna ng nakalilitong ingay ng mga tinig, kailangan ng gurong mula sa makalangit na sansinukob upang mangusap sa mga tao mula sa mga labing kinasihan at magpahayag ng mga subukang katotohanang napakahalaga sa bawat isa. Bilang isang guro na isinugo mula sa Diyos, gawain ni Kristo na ipaliwanag ang tunay na kahulugan ng mga kautusan ng pamahalaan ng Diyos. Habang inilalagay ang katotohanan sa kaligiran ng sariling batas ng Diyos, pinagliwanag niya ito, taglay ang nauna at makalangit itong kaningningan. Inilukluk niya ang mga banal na kautusan kasama ang karangalan ng walang hanggan at walang dungis na katotohanan na nagtataglay ng basbas ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng katotohanan. Dumating si Kristo hindi lamang upang parangalan ang kautusan sa harap ng mga nananahan sa sanlibutang ito, kundi tiyakin ang kawalang kasiraan ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi niya pinababayaan ang isang nagtatalaga ng kanyang sarili sa pag-iingat niya. Dahil minahal niya sila dahil sa kanyang pag-ibig kay Jesus, minamahal niya sila hanggang sa wakas. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatalima sa kautusan ng pag-ibig ng Ama.